Paano na lang kung may isang sikretong usapan ang nangyari sa pagitan ng Pilipinas at China? Ano kaya ang maaring maging resulta? Paano na lang ang ating national security? Kamakailan ang China ay naglabas ng report sa media, sinasabi nitong nakipagkasundo ang bansang China ng palihim sa Pilipinas, isang lihim na kasunduan na may kaugnayan sa mga girian na nangyayari sa pinag-aagawang rehiyon. Iyan ang sinasabi ng mga diplomat ng China. Kung totoo man ito, mayroon ba silang patunay sa mga kasunduang ito? Binabanggit nila ang isang tawag sa telepono. Sinasabi ng China na nangyari ang pakikipag-usap noong Enero simula ng taon. Ayon nga sa isang report, paulit-ulit na nag-usap ang China sa Western Command ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang diplomatic channel para magkaroon ng bagong modelo para sa transportasyon at paano magsagawa ng resupply mission sa 2nd Thomas Shoal. Binahagi ng China ang isang bagong modelo sa 2nd Thomas Shoal na bahagi ng Spratly Islands, ang pinag-aagawang rehiyon na sinasabi ng China at Pilipinas bahagi ng kanilang teritoryo. Sa mga nagdaang buwan, mas pinalakas ng China ang kanilang presensya dito. Gumagamit sila ng puwersa upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Nagpapadala sila ng mga barkong Coast Guard na inilalagay sa paligid ng isang sirasirang barko, ang BRP Sierra Madre, na isang kalawang na barko na tinanggihan ng Maynila na alisin. Sa katunayan nga, naglagay ng tropa ang Pilipinas upang bantayan ang Sierra Madre. Madalas nilang pinapadalhan ang mga tropa ng supply sa pamamagitan ng mga chartered boats at sinisikap ng China na pigilan ang mga supply sa pamamagitan ng pagbobomba ng mga water cannon o sadyang pagsalpok sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Lahat ito ay mapanganib na galaw at syempre maaring humantong ito sa panganib o malawakang gulo. Sinasabi pa ng China na mayroon silang lihim na kasunduan, isang gentleman's agreement, iyan ang term na ginamit nila, mayroon silang kasunduan sa Pilipinas. Nag-uusap sila tungkol sa bagong modelo para pamahalaan ang hidwaan. Sinasabi ng Beijing na sumang-ayon ang Maynila na magpadala ng mas kaunting sasakyang pandagat sa ikalawang Thomas Shoal at tuwing magplaplano ang Pilipinas ng misyon para sa pagbibigay ng supply, ipapaalam nila ito sa China ng maaga. Sa madaling salita, tatanungin ng Maynila ang Beijing bawat beses na pupunta ito sa sariling teritoryo. Ito ang mga term ng tinatawag na lihim na kasunduan, ayon lamang sa China, at ngayon, sinasabi ng China na nilabag ito ng Maynila. Ano naman ang sinasabi ng Maynila? Tinanggihan nila ang mga alegasyon ng China. Sinasabi nila na wala namang ganoong kasunduan na naganap. At hindi lang iyan, ngayon ay nagbabanta na ang Pilipinas na palayasin ang mga diplomatiko ng China dahil sa mga alegasyong ito. Sa kabilang banda ay tinanggi ni Eduardo Anyo ang mga pahayag ng embahada ng China tungkol sa new model na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa embahada ng China, ang mga pag-uusap sa Western Command ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sinasabing inirecord ng China ang bawat impormasyong nakalagay sa kasunduang ito. Subalit wala pang nilalabas na malinaw na detalye ng sinabing recording. Binigyang diin naman ni Gilberto Teodoro na walang naganap na pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng China tungkol sa new model ng China. At ang huling pakikipag-ugnayan ay isang courtesy call mula sa embahador ng China na si Wang Jilian noong Hulyo ng nakaraang taon, kung saan walang mga pag-uusap hinggil sa anumang bagong mga kasunduan ang naganap. Bukod dito, tinanggal din ni Anyo ang mga kamakailang pahayag mula sa embahada ng China bilang kababawan na mariing sinasabi na wala naman talagang usapan hinggil sa isang misyon ng resupply sa Ayungin Shoal sa anumang opisyal ng China. Ayon sa kanya, malinaw na maling impormasyon at peking balita ito. Ano nga ba ang ebidensya ang sinasabi ng bansang China? Ayon sa datos, isang audio recording ng usapan sa telepono kung saan sinasabing naganap ang lihim na kasunduan kasama si Vice Admiral Alberto Carlos, ang pinuno ng Western Command ng Philippine Military at siyang may hawak ng liderato sa 2nd Thomas Shoal. Ayon sa China, na pumayag raw si Vice Admiral sa new model ng status quo sa lugar habang kausap ang isang Chinese diplomat. May inilabas ang China, ito ang transcript ng tawag mula sa lihim na kasunduan. Pagkatapos ay inilabas nila ang audio recording sa harap ng iilang mga reporter. Ang audio clip na ito ay isang nagpapatunay sa isang kasuduan kung paano ang magiging galaw sa loob ng 2nd Thomas Shoal. May nakapag-authenticate na ba ng impormasyon nilabas ng China tungkol sa audio clip? Base sa mga nagkalat na news online, iilang media lang ang nakarinig ng audio clip. Dagdag pa, puno ng butas ang kwento ng China. Kung iisipin, maari bang kumausap ang Vice Admiral ng ating bansa ng mataas na delegado ng China? Maari bang magpasya ng pansarili ang Admiral ng Pilipinas? May pahayag ang kalihim ng Pilipinas, si Gilberto Teodoro Jr. at sinasabi niya na tanging ang Pangulo lamang ang makapaglalagda ng internasyonal na kasunduan. May isa pang problema sa mga alegasyon ng China.
Ayon sa mga ulat, nagbago ang Beijing ng ilang mga pahayag. Inalis nila ang bahagi ng transcript na inilabas noong nakaraang linggo, kaya wala tayong kumpletong versyon ng mga pangyayari. Sa simula pa lang, nagpapalabas lamang sila ng piniling version. Maliwanag na may iba pang kahulugan ng kwento at sinusubukan ng Beijing na iligaw ang international community. Walang basehan ang mga aligasyon ng China tulad ng kanilang mga aklamasyon sa South China Sea. Ayon kay Gilberto Theodoro Jr., kung totoo man ang aligasyon ng China tungkol sa pag-uusap sa new model posibleng nilabag ng China ang wiretapping law ng Pilipinas, ano nga ba ito? Ang wiretapping law o RA 4200 ayon sa batas na ito, ang sino mang lalabag para sa sino mang magtap sa anumang wire o kable na gagamit ng anumang iba pang aparato nang walang pahintulot ng lahat ng mga partido. Upang ikaw ay lihim na makinig mag-record ng anumang pribadong usap ay bawal sa ating batas. Pinabulaanan naman ng China na ito ay totoo. Ayon sa mga Chinese analyst, ang gobyerno ng Pilipinas ay sumobra sa paggamit ng kanilang reputasyon at pambansang kredibilidad sa mga isyu kaugnay ng South China Sea pabago-bago raw ang desisyon ng Pilipinas. Ito ay matapos na akusahan ng mga opisyal ng Pilipinas ang China ng paglabag sa batas ng wiretapping. Ano nga ba itong new model na sinasabi ng China? Ito ay isang kasunduan paano pinahintulutan ng China ang operasyon ng Pilipinas sa supply. Gayunman, pagkatapos noon, hindi tinupad ng panig ng Pilipinas ang kanilang pangako. Dapat raw na magbigay abiso ang Pilipinas sa China bago simulan ang resupply mission, sinubukan pa umanong magtransporta ng mga materyales para sa konstruksyon ng Sierra Madre na mahigpit na lumalabag sa pinag-usapang new model. Maraming salamat at pinanood mo ang ating topic ngayon. Hanggang sa huli, bago ka umalis ay huwag mo naman kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga latest news at mga kaalaman na aking ilalabas.